Magandang gabi mga classmate at welcome back sa ating channel Arb Story TV. Ngayong gabi meron tayong maikling pagkukwentuhan lang at pag-uusapan hangga't yung sana na lahat tayo na nakakapanood ng content na ito, sana sama-sama nating tulungan yung ating kaibigan at ating mga at ating kaklase sa sakit ano. At ito ay galing sa isang kaibigan natin na masugid na taga-subaybay natin at palagian na nagko-comment o humihingi ng tulong. At ito ay baguhan sa ating karamdaman. Sa ngayon at ngayon pong gabing ito, hangad ko na sana matulungan nating lahat. Na po, hangad ko po na sana kung may karanasan kayo o may kaalaman kayo o napagdaanan sa ating pagkukwentuhan ay maaari po sana na mag-comment kayo at nang sa ganun po mabasa ng ating kaklase at maibsan ang kanyang hirap na nadarama o nararanasan sa ngayon. Na po. At ito pong kaklase natin ay malimit po na inaatake ng good at dahil nga po sa baguhan pa at kakaunti pa po yung kanyang kaalaman doon sa kanyang sakit, nasa ano na po siya, punto na lagi na siyang ina-attack rin ng anxiety, nung takot at panic attack. At sana po lahat tayo ay makatulong sa kanya sa abot po ng ating makakaya, sa comment lang po ng ating karanasan o may papayo sa kanya, pwede po nating i-comment dito sa ilalim sa baba. Yan. At para po naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe o bago pa lang sa na makita itong channel natin, pwede po na i-subscribe nyo po ako, pakipindot po ng subscribe button. At kung nagustuhan mo ang content ng aking channel, pakipindot na rin po nung like para po sa palagian na kapiling ka namin at kakwentuhan ka namin, pakipindot po ng notification bell. Ang ating po kaklase ay humingi ng tulong at nagtatanong tungkol sa kanyang karamdaman. Ng ating pong kaklase ay si Michael. Ayan, shout out sir. At siguro po baka po makakatulong din yung mga viewers natin. Ano po, at mabigyan kayo ng payo. Ano po, magpayo na rin po yung ating mga viewers. Yun nga po, hinihiling natin sa mga viewers natin na mag-comment po kayo. At nang sa ganun po, si Sir Michael po, ito po ay nanonood sa lahat ng video natin. At sumusubaybay po sa ating mga pinagkukwentuhan. Isa po siya sa mga katulad natin na may karamdaman na GERD and anxiety at baguhan pa po sa kaparehas na sakit natin. Ang kanya pong katanungan ay, mate, nakakagasgas ba ng puso kapag acidic ang isang tao? Yan. Naguguluhan po siya. Siyempre, alam naman natin na ang isang acidic o ang atake ng acid, pangkaraniwan na po na mabigat o mainit at masakit na tumitibok sa ating dibdib ang ating isa sa nararamdaman dito. Sa mga baguhan na katulad po natin nung una, nag-isip din tayo na baka may sakit tayo sa puso. At tulad po ng maipapayo ko, ang ating pong karamdaman ay talaga namang may kaakibat na takot at dulot po talaga ng acid na mag-produce ng takot. At ito po yung dahilan kung bakit nagpapadala tayo sa hospital. At normal naman po sa lahat ng tao ang natatakot, at kung wala po tayong takot, maari po lumala yung ating karamdaman. Ano po? Kaya po yung ating mga karamdaman, kahit ano pong mga sakit natin, sa umbisa po ay nagagawan agad natin ng lunas ay dahil po ng ating takot. Yan.
Ang problema nga lang po sa atin sa may acid reflux, nagtutuloy-tuloy po ang ating takot at na humahantong pa po ito sa panic attack. At ang nakakalungkot nga po, may mga kasamahan tayo at mga kaklase tayo na humahantong din sa sakit na depression. At ito po yung isa sa nakakatakot na nangyayari sa mga kasama natin. Yan. Yun po, sa akin pong karanasan, ang acid reflux po ay hindi po ito nakakagasgas ng ating puso. Ano po, huwag po kayong matakot, Sir Michael. At dahil po ang inyo pong nararamdaman, posible po na heartburn. Ang heartburn po ay ito po yung pinagkakamalan na sakit sa puso. Kaya nga po kapag sa umpisa nagpa-check up kayo, lahat po ng pamamaraan o laboratory o ano bang tawag doon sa mga katulad ng mga ECG ganyan, ginagawa ng ating physician, ng ating mga doktor, lahat ay sinusuri ultimo po sa iba pang mga karamdaman tulad ng diabetes na po, at chine-check yan kung baka yung pangingimay natin, pangangatal natin, dulot ng sugar, ano po, pagtaas ng sugar. Kaya po, lahat po ng mga sakit, tinitingnan po sa atin. Yan po. Kasama na po dyan yung pagtingin sa sakit sa puso. Ini-ECG tayo. Kasi, tinitingnan nila, kasi ang atin pong una na daing o hinaing sa ating doktor, masakit sa dibdib. At pangkaraniwan na po na mapapakinggan natin sa mga hinaing ng ating mga kaklase ay kung may sakit ba sila sa puso. Dahil nga po ang pakaramdam nito ay para kang atakihin sa puso. Heartburn po yon. Ano po, kaya po natawag yan heartburn. Sa totoo lang po, hindi naman sa puso talaga yung sakit. Ano po, hindi naman po talaga ang umiinit o ang kumikirot yung puso. Nagkataon po nasa dibdib natin. Ito po ay sa esophagus. Ano po, sa daluyan po ng pagkain papunta sa ating sikmura, mula po sa ating lalamunan, sa ating bibig. Ayan. At dito po natin mararamdaman sa esophagus yung sobrang init talaga. At ito po yung minsan tumitigil na hangin, nagbo-bloated tayo sa tapat ng dibdib natin, mabigat ang pakaramdam natin na mainit. Yan. Yan po yun, mga classmate. At ito po yung aking karanasan. At hinihiling ko din po sana sa inyo na mga kaklase natin na magbigay din po kayo ng komento o suggestion para sa ating kaklase na si Michael. At ito pong taong ito, malimit po ito na nagko-comment sa ating mga video tungkol po sa kanyang mga nararamdaman. At ito po ay nangangailangan po o humihingi ng payo para sa mga katulad po natin na matagal na nagdaraan at may mga experience na. Yun po, hinihiling ko po sa inyong lahat na mga nakakapanood na baka po sakali po na makahingi ng kaunti pong comment o kaunti pong payo para kay Sir Michael. Na po, alam ko naman po na sino bang lubos na magtutulungan kundi tayo ding mga nakadaraan sa ganitong karamdaman. Alam naman natin na minsan wala tayong mahingaan o malapitan, ano po, na ibang tao kundi tayo-tayo din lang. Yan. Ito pong video ito ay napakaliit lang na na video. Kailangan lang po natin na pag-usapan ang tanong po ni Sir Michael, dahil ito po ay kailangan nating matulungan. At hangad ko po sana na kayo pong lahat na nakakapanood at may mga experience na makapagbigay ng kahit maikli lang na komento para kay Sir Michael. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa inyo. At sana po
lahat po tayo matulungan natin si Sir Michael. Yun po. Hindi man po pinansyal lang maibigay natin, kahit po payo lang paabot natin sa kanya. Yun po. Para po sa mga iba pa na may mga kahilingan na gustong mapag-usapan at baka sakali po na marami ang mag-comment din sa inyo, mag-iwan lang din po kayo ng katanungan sa ating comment box at ating babasahin at ating pagkukwentuhan, pag-uusapan natin dito sa ating YouTube channel. Yan po. At ito lang po ang aking ginawang video para lang po handog natin sa kapatid natin at kaklase natin na humihingi ng kaunting tulong na kaalaman para mapaglabanan niya ang kanyang karamdaman na katulad ng karamdaman natin. Maraming salamat po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, pakikipindot po ng subscribe button at pakipindot na rin po ng like para po mas magandang para po sa mas magandang samahan yan. At para po naman lagi kang updated sa lahat ng video na ginagawa natin, sa lahat na pinagkukwentuhan natin, pindutin nyo na rin po yung notification bell yan. At nagpapaalam po muna tayo at pangako po na gagawa muli tayo ng mga video para sa mga susunod na araw. Yan po, maraming salamat po at God bless you po.